Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga ulo ang Abo. Subalit, itong tanda ng pagsisisi ay dapat naambayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Kaya nga sa pasimula ng Kwaresma, taos puso tayong magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan at hangarin ang pagbabagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan
O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinimalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong inibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong
Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mong ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At sa ating mga kababayan, mga kadeboto, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ngayong araw na ito, Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang banal na panahon ng Kwaresma. 40 ng paghahanda, 40 na paglalakbay kasama si Jesus Nazareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan. Kaya nga't mga kapatid, naway maging simula ang araw na ito, animo ng banal na pagsasanay, ng pagninilay, ng pagtingin sa ating sarili kung gaano tayo tunay na nakasusunod, nakalalapit kay Jesus Nazareno. Sa araw na ito, papahiran tayo ng abo sa ating mga noo. Hindi niyo ba napansin, kadalasan,
nililinis natin ang ating mukha. Ilan siguro sa atin, ilang beses tumingin sa salamin. Ngayon nga ang salamin, ang makabagong salamin ay ang cellphone. Minsan pag nakakita ko ng, lalo na ng kabataan, akala ko ay may binabasa, yung pala yung cellphone na ang salamin. At tinitingnan mo kung maayos ang iyong mukha at ang iyong buhok. Hindi ho ba't ito yung ginagawa natin? Sinisikap nating maging malinis. Kaya nga pag yung bata nadudungisan, pinapagalitan minsan ng magulang at sinasabing, ang dumi-dumi mo. Pero minsan sa isang taon, sa halip na sikapin nating maging malinis, tayo pa mismo ngayon ang pumapayag na madumihan ang ating mukha. Mapahira ng abo. Kung dati-rati kung ano-ano ang pinapahid natin sa mukha nating pampaputi, pampaganda, pampakinis, ngayon naman ipapahid natin ang abo. Kahapon, ang mga abong yan ay mga palaspas. Yan ang natira pagkatapos nilang sunugin. Paalala sa atin, sa pasimula ng panahon ng Kuwaresma, na dito sa lupa, ang ating kahihinatnan ay kamatayan. Mula sa alabok, tayo'y babalik sa alabok. At lalo na ngayong panahon ng Kuwaresma, ito ay ipinapaalala sa atin. Hindi ba mula nang nag-pandemic, ang abo ay lalong naging larawan ng kamatayan? Natitiyak ko lahat tayo dito may kaanak, kakilala, kaibigan na namatay noong pandemya. Lalo na nagkaroon ng COVID-19. At alam natin ang kinahinatnan dahil sa panganib na dulot ng virus ay kailangang i-cremate. Kaya nga yung dati nating nakita, pagbalik sa atin, abo na lang. At ito ang paalala sa ating lahat. Lahat ng dito sa lupa, magiging abo lang. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kapangyarihan, kahit gaano ka kasikat, ang lahat ng iyan, magiging abo lamang. Matatapos din ang lahat. Kung kaya nga't sa paalalang matatapos din ang lahat, ipinapaalala din sa atin ano ang tunay na yaman at kagalakan. Kaya nga ngayong Kuwaresma, tatlong bagay ang ating dadagdagan. Ulitin ko po, dadagdagan, kasi hindi lang dapat ito ginagawa tuwing Kuwaresma, kundi buong buhay, lalo na sa mga nagsasabing deboto sila ni Jesus sa Sareno, lalo na sa mga nagsasabing mga alagad sila at kaibigan sila ni Jesus sa Sareno, dadagdagan. Ano raw po yung tatlong iyon? Una, pagsasakripisyo. Kaya tayo nagsasakripisyo ngayong araw na ito, mag-aayuno tayo. Hindi tayo kakain ng karne. Huwag naman sana mamaya, paglabas ko dyan, sa Plaza Miranda o pagpunta ko sa Karyedo, makita ko po kayo kahaba-haba ng krus, tapos kumakain kayo ng barbecue o ng isaw. Tayo ngayon ay nag-aayuno. Hindi tayo kakain ng karne. Sa tatlong araw na kainan, isa lang ang bubuin natin.
almusal, tangalian na po nan, isa lang doon yung sapat. Babawasan natin ang kain, wala munang merienda. Pero bakit natin ginagawa? At sana hindi lang tuwing Miyerkules ng Abo. Kung pwede nga sana, meron tayong sakripisyo araw-araw. Naalala ko po ang aking spiritual director, sabi niya, wala mo ng soft drinks buong Kwaresma. Wala mo ng tsokolate. Wala mo ng sigarilyo. Wala mo ng alak. Pero bakit tayo nagsasakripisyo? Dahil gusto nating sabihin, ang tunay na kaligayahan, hindi yung ibinibigay ng mundong ito. Kaya nga, di ba, sabi rin ni Jesus Sareno, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya kaya natin magparaya. Dahil hindi lang doon, hindi sa pagkain, hindi sa bisyo, hindi sa panonood ng sine, hindi sa paglilibang, hindi dito natatagpuan ang kaligayahan, kundi kay Jesus sa Sareno, sakripisyo. Kaya nga yung iba, naglalakad ng paluhod, gumagawa tayo ng sakripisyo katulad ng ginawa ni Jesus sa Sareno na nagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Ikalawa, kawang gawa. Uitin ko ha, dinadagdagan natin ito. Hindi lang ito ginagawa tuwing Kwaresma. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, ito ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sakripisyo, una. Ikalawa, kawang gawa. Tayo ngayon ay tumutulong sa ating kapwa. Opo, lahat tayo ngayon nahihirapan, lalo na dahil sa pandemya. Lahat tayo ngayon may pangangailangan. Pero lahat din tayo may kakayahan, kahit katiting, na tayo'y tumulong sa ating kapwa. Kaya nga tayo nagpaparaya para yung ating sa halip na ipambibili mo pa ng ibang bagay o ng ibang pagkain, yung ipinambili mong natipid, yun sana ang maging paraan natin para makatulong sa ating kapwa. Sapagkat nais din nating sabihin, ang tunay na kaligayahan, hindi sa pagkamkam. Kung sa mundong ito, ang sinasabi natin, ang magaling, yung maraming nakukuha. Sa kaharian ni Jesus sa Sareno, ang magaling, yung maraming naibibigay. Sapagkat sa araw ng kamatayan, mga kapatid, ang madadala natin sa langit, hindi yung naipon mo. Yung naipon mo dito, iiwan mo dito sa lupa. Pero ang madadala natin sa langit, yung naipamigay natin dito sa lupa. Kaya ang tanong, pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo, may madadala ba tayo? May naibigay ba tayo, naibahagi tayo sa ating kapwa? Hindi lang material na bagay. Naibahagi mo ba yung pagpapatawad? Siguro sabihin mo, mahal na Nazareno, wala akong perang pamigay. Pero pwede ka pa rin magbigay ngayong Kwaresma. Magbigay ka ng pagpapatawad. Magbigay ka ng pangunawa. Magbigay ka ng oras. Libre lang ang oras, walang bayad. Kung meron kang kakilalang nangangailangan ng kausap, nangangailangan ng kasama, ito ang panahon ng kawang gawa. At ikatlo, so ano raw po yung una? Sakripisyo. Ikalawa, kawang gawa. At pangatlong dadagdag natin, panalangin. Dinagdagdagan natin ang oras ng panalangin ngayong Kwaresma. Bakit? Upang ipabatid sa atin ang tunay na kaligayahan, hindi yung oras na kasama ang mundo. Hindi yung oras na binibigay ng mundo. Ang tunay na kayamanan ay ang oras kasama ang Diyos.
kasama si Jesus Nazareno. Kaya kung dati-rati ay nagdadasal ka minsan sa isang araw, gawin mo ngayon 2 beses sa isang araw. Dagdagan, huwag yung katulad lang ng dati. Dahil nga, ibang panahon, sabi nga sa mapagbasa, ito ang panahon ng kaligtasan. Ito ang panahon ng biyaya. Ngunit mga kapatid, huwag natin kalimutan sa pagsasakripisyo, sa pagkakawang gawa, sa pananalangin, tayo ay lumalago sa pag-ibig at kabanalan. Hindi pwedeng hindi kasama yung pag-ibig at kabanalan. Hindi lang basta sakripisyo. Kasi pwede kang magsakripisyo tapos mainitin ang ulo mo. Lalo na hindi ka nakakain ng marami, umiinit tuloy ulo mo. Hindi pwedeng dahil nagbigay ka, pero dahil doon nagiging mayabang ka, pinagmamalaki mo, namigay ako ngayong Kwaresma, pa-picture-picture pag nagbibigay ka, inaanunsyo mo sa lahat yung ginawa mo mabuti. Hindi po. At kapag nagdadasal ka, hindi para magpakitang gila sa iba na, ang tagal ko magdasal, nakadipa pa ako ha. 3 oras ako nagdadasal. Hindi po yun ang tunay na alay. Ang ating sakripisyo, kawang gawa, at pananalangin, ginagawa natin at lumalago tayo sa pag-ibig, sa kabanalan, sa kapakumbabaan. Sa ganun diwa, tunay tayong nakikilakbay kasama si Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpahid ng abo sa ating mga noo, alalahanin natin, matatapos din ang lahat. Mauubos din lahat dito sa lupa. Kaya tayo'y nag-iipon ng tunay na kayamanan na matatagpuan sa sakripisyo, kawang gawa, at panalangin. Pagdasal natin ang bawat isa na ang kwaresmang ito ay mapuno ng biyaya, pagmamahalan, at kabanalan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagpatawad, kinukup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdariwang ng tagumpay na iyong anak na siyang mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po.
papa'y nabubuhay. Pagkos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Gutom tayong manikluhod na may abot sa kongsod. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos ng may papagkumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma, kami dumadalang. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga naglingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalang. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Kami dumadalang. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong pagmahal na bisig. Kami dumadalang. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalang. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Isama natin sa panalangin ngayon ang ikatatahimik ng kaluluwa ni Monsignor Josefino Ramirez na dating naging kura paroko dito sa ating Sakyapo. Tanggapin nawa siya ng maluwalhati ng ating mabaging Poong Hesus sa Sareno. Ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig, O Ama, habang aming inihanda ang aming mga sarili
sa dakilang paggunita ng misteryo paskwal na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap. Tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagisikap nami iyong inalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ating paggunita sa sakripisyo ni Jesus, lumago tayo nawa sa kabanalan, pag-ibig at kapakumbabaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, lalo na si Josefino, nang may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria ay nananandiyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging makasarili, kami naging maramot, kami naging mayabang. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating tunay na kayamanan at kagalakan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI, Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista,
at Plaza Miranda, ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan pa rin ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sinisimulan natin ang banal na panahon ng Kwaresma. Dagdagan natin ang sakripisyo, kawang gawa at pananalangin upang lalo tayong tumulad kay Jesus Nazareno. At ginagawa natin ito upang lumago tayo sa kabanalan, kamahalan at kapakumbabaan. Pagdasal natin ang bawat isa na sa darating na mahal na araw, tayo'y handa na at napuspos sa pagsunod kay Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ilayo nawa kayo sa lahat ng nakakapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuni at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamaligiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapating samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa langit na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.